ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Dahil sa pagiging abala, ay bihira nang makasama ni George ang kanyang may bahay at tatlong mga anak sa hapagkainan. Bukod sa trabaho bilang driver, ay nag-aaral pa ito sa gabi. Nais niya makatapos ng isang kurso para balang araw ay makahanap siya ng trabaho na may mas malaking kita. Sipag ah, sipag. George, hindi mo ba muna kami sasaluhan ng mga bata? Pasensya na mahal, mahuhuli na ako sa klase ko eh. Magbabao na lang ako, sagot ni George sa asawa. Inamimiss ka na ng mga bata eh. Minsan naman magpahinga ka para makasama mo kami ng matagal-tagal. Tama nga naman. Elaine, para naman sa inyo ang ginagawa ko. Nagsisikap ako para maibigay ang pangangailangan ninyo. At gusto ko rin na maiangat ang buhay natin, kaya kailangan kong magsipag. Tama rin. Tama naman. Oh, ano ba kanina? Sino ba talaga kanakampiyama siya? Kanina ka pa tama na tama. Lahat na magsasabi. Oh, tama. Hindi, both. May point pareho. Nagbunga naman ang pagsisikap ni George. Nang matapos niya ang pag-aaral, ay agad siyang nakalipat sa isang trabaho na higit na mas malaki ang sweldo. Ngayon ay kayang-kaya na niyang tustusan ang mga pangangailangan, pati mga luho ng kanyang pamilya. Oh. Uy, anong trabaho yan? Mapunta na. Makapag-apply. Baka kailangan niyo ng ano? Refer mo naman kami. True legend. Sideline. Tama. Ngunit sa kabila nito, ay kulang pa din ang oras niya para sa kanyang pamilya. Madalas siyang mag-overtime at magkaroon ng out-of-town meetings. Elaine, pasensya na ha. Alam mo naman na ginagawa ko ito para sa inyo. Kailangan ko pang sipagan ng pagtatrabaho dahil gusto kong ikuha ng yaya ang mga bata. Ayoko na nakikita kang nahihirapan. Gusto ko magbuhay donya ka na. Pangako, babawi ako. Maganda naman ang intention. Tama, may point din. May point. Tama siya dyan. Oo nga. Ang kasipagan ni George ay nagbunga ng kanyang promotion sa trabaho. Dahil dito ay nakapag-hire na siya ng yaya para sa kanyang mga anak. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin nababawasan ang pagiging abala ni George. Kulang pa rin ang oras niya para sa kanyang pamilya. Elaine, nagbabala kong kumuha ng mas malaki at mas magandang bahay para sa atin. Kailangan pa rin na magdoble kayod ako sa trabaho at muling mag-aral para masundan pa ang promotion ko. Pangako, babawi ako kapag nabili ko na ang mansyon na pangarap ko. Hoy! Nagmamansyon! Mula sa driver, tapos ngayon, mansyon! Makilala nga natin tama, yan. Tama! Nandiyan nakasiba yung number niya dyan. Ano ba trabaho na ito, partner? Makapag-apply. Hingi tayo ng ano. Na mga tips, di ba? Para magkano'n ng mansyon. Hindi nagtagal, inakuha din ni George ang isa pang promotion at ang kanyang pinapangarap na mansyon. Woy! Congratulations! Congratulations! Sa pagkakataong ito ay nagdesisyon na siyang maghinay-hinay sa kanyang trabaho at bigyan ng sapat na oras ang kanyang pamilya. Sa unang araw sa bagong mansyon ay masayang-masaya ang buong mag-anak ni George dahil muli silang nakumpleto sa hapagkainan after so many years. Kinabukasan, hindi na muling bumangon si George. Ay, lungkot naman. George! Bayad na ba to? Naka-loan pa yata ito eh. Naka-loan pa tayo 25 manchon. Years. 25,000 per month. 25 years, ba't mo ko iniwan, George? Alam mo, partner, simple lang yung kwento. Pero ang dami-dami-dami niyang meaning. Ang dami-dami-dami niyang lesson. Una dyan, health. Correct. Health is wealth. Correct. Diba, lagi nating inaabuso yung katawan natin sa pagtatrabaho? Tama. Lagi po namin sinasabi ng tambalan ito. Aanhin mo lahat ng mga perang iniipon mo kung pagdating ng panahon, yung perang yan ipanggagamot mo lang sa sakit mo. Totoo ka dyan. And yung spending quality time with yun your family, pa. Nasasacrifice yan sa sobrang kabisihan focus sa trabaho. Tayo correct. Sa gusto nating marating sa buhay. Tama. Masyado tayong nagiging obsessed sa material wealth. Eh. Correct. Na parang kailangan makuha ko to. Na hindi mo na napapansin na sa sacrifice na yung quality time with your family, attention mo sa asawa mo, attention mo sa anak mo. Kailan ang tanong ko sa iyo, George, kaya lang bakit kita tatanungin? Patay ka na. Mahirap na masumagot daw siya. Sabihin mo lang, just call my name and I'll be there. Hindi. Just sa mga pare
pareho ang sitwasyon kay George. Ayoko kausapin si George. Kasi po yung multo booty din sa Love Radio, ang pangalan is George nga George pala. George din. Oh, so, baka natin siya yan. Oh, anyway, baka nagsikap siya dito baka, dati. Oo, oh, tapos na-promote, nagkamantsyo, namatay. Oh, yan, diba, oh, saan ipaparamdam sa atin? Oo, oh, tama. Oh, anyway, diba, yung sa lahat ng mga kapareho ni George kwento, diba? Ang tanong ko sa'yo, na nakita mo ba yung unang lakad ng anak mo? Correct. Narinig mo na ba yung unang halakhak ng anak mo? Alam mo ba kapag ang anak mo ay may magandang balita o hindi? Mm-mm. Kilala mo ba ang anak mo pag may sama ng loob? Alam mo ba itsura niya kapag may sakit siya? Correct. Pag lahat yan hindi mo sagot, nako, kahit nagpo-provide ka para sa pamilya mo, I don't think you're a good father. Nakakalungkod na. So, matapos ko nga nga, pasayahin kayo, bigyan ng mansyon, diba? Marami ang buhay, maraming yaya. Oo, hindi pa rin ako good father? Ano pa ang gusto nyo? Tsak, nagpakamatay. Hindi, charot lang. Hindi, ibig ko sabihin, kailangan sa balance of both worlds. Correct. Kasi totoo naman eh, sabi, nung kinasal kayo at nasa simbahan, at tayo bilang ano natin eh, society natin, na dapat laging lalaki, ang head of the family at siyang kumikita, diba, sa, yun ang sinasabi. Correct. Yun ang ginawa naman nung tatay yun. Hindi naman niya ginawa, hindi naman ginawa ni George yun para mambabae, diba, para makakuha ng magluho, mag-addict, diba, hindi, para sa pamilya. Kaya magandang lang, intention niya. Maganda talaga, kaya lang, mas maganda pa rin yung merong balanse. Alam niyo po, lahat ng mga successful talaga ng mga tao, kaya nilang balanse ng oras nila. Totoo. Yung tipong kahit na, ako yung kinabibiliban ko mga tao partner, yung pag sa opisina, mataas ang posisyon nila, Monday to Friday trabaho, pagdating ng weekend, nagsasaranggola kasama yung anak. Correct. Kakain sa mall kasama yung anak. Sisimba sila, diba? Buong pamilya. True legend, may time para manood ng sine kasama yung asawa. Totoo. Diba? Yun yung ano, yun yung pagiging mabuti talagang magulang, yung kaya mong balansihin. Kasi hindi naman po talaga lahat tayo pinanganak na mayaman. Kung lahat mayaman, hindi lahat nasa bahay na alagaan ng anak. Pero hindi eh. Kailangan talaga magtrabaho. Basta, balance. Of both worlds. Yes. Kung meron kang time sa pagtatrabaho, dapat meron ka din quality time para with sa your family. Mo. Kasi kailan pa? Kung kailan, diba, hindi mo na kaya? Kung kailan nabawian ka na kasi masyado kang nagtrabaho. Tama. Diba? Totoo ka dyan. Totoo, tingnan nyo, mga kaibigan, araw-araw tayo pumapasok sa trabaho. Ilang oras na na-spend natin sa trabaho? Ilang oras? 8 hours. Minsan nag-o-overtime pa correct. Tayo kasi kailangan na magkaroon ng extra. Tama. Eh. Wala namang masama doon. Pero pagdating natin sa bahay, wala na tayong lakas eh. Mm. Diba? Kakain tayo, susubo ng ilan. Tapos matutulog na, pagod na eh. Gusto makipaglaro sa'yo ng anak mo. Galit ka. I-entertain mo ba? Hindi. Sasabihin mo, anak, pagod na ako. Pagod ako, tutulog na ako. Yung asawa mo humihirit, lumalambing sa'yo. Oo, diba? Kung may kiskis ng siko. Oo ka. Kinikiskis yung legs. Babuligo daw siya. Dinidikit yung chan. Diba? Ginaganong-ganon yung puwet. Pero napansin mo pa ba? Diba? Hindi. Hindi. Kasi na. Pagod na pagod ka, antok na antok ka. Huwag kang magulo puyat ako. Oo. Bukas, diba? Bukas, bukas na lang. Ganyan. Eh pag uwi mo kinabukasan, ganun pa oo, rin. Oo, naligo ulit. Diba? Nag-scrub pa. Oo, diba? Naligo kaya sa gatas yung asawa mo. True legend. Nagpaspa pa yan. Mansion partner eh. Naligo sa ano? Naligo sa gatas. Diba? Oo. Tapos, may lagkit-lagkit pa partner. Kasi hindi mo lang papansinin. Kasi diba? Pagod ka. Yan. Wala namang masama magpakapagod sa trabaho, pero correct. Kailangan na makakatch up pagdating sa pamilya. Yes, kasi at the end of the day, alam mo yung pag nawala ka sa trabaho, iiyakan ka lang sandali ng mga kaopisina mo. Ako tama. Lagi ko itong thinking partner, pag may nawawala, iiyak sila saglit. Correct. Kasi mawawala ka. Mga 2 hours lang, ganun. Hindi naman, partner. 2 days. 2 weeks. 2 weeks, tama. And it might be 2 months. Mm-mm. But eventually, papalitan ka nila eh. Walang choice. Kasi tama. Kailangan tumakbo ng kumpanya. O, diba? Pag nawala ka, sa wala pamilya na. Mo, mas malaking mawawala sa'yo. Correct. Totoo diba? Merong ako nabasa sa Facebook ni Nick Nangit, magandang i-share din yung kailang di ulan na tayong time partner. Sige, paunahan tayo. Pabilisan tayo ng internet connection. Hanapin natin. Magandang i-share yun. Ano yun? Saktong-sakto dun sa usapan natin. Ano, Tagalog ba to English? Kasi kung English partner. Spanish nga siya eh. So. Ay, Spanish. Okay, maiintindihan talaga natin yan. Totoo yan, marami talaga sa atin ang nauubos ang oras sa kakatrabaho. Inaakala natin, mababrand tayo as sobrang sipag kapag madalas tayong nag-overtime sa trabaho. Pero hindi yun eh. Correct. Ang kasipagan na nagagawa mo maging masipag sa trabaho at kailangan maging masipag sa family life mo. Family life mo. Hindi totoo ko yun. Na part na nandito. Senate okays 4 landmark bills to boost public health. Ayoko nang ganyan. Ayoko nang ganyan English.
Hindi ko rin naiintindihan yan. Oh, i-share na lang natin bukas, partner, kapag kanahanap natin. Oo, napakaganda nun. And sobrang laki ng realizations. Ang ganda ng sinasabi. Actually, ito din yung nanggaling sa mahiwagang Burnay diba? Natin, partner. Ito naman, hindi mo pinansin yung Burnay. Ganda din ang message niya. Naghahanap ka pa ng iba. Wala kang kontentuhan. Yung pa, partner, isa pa yun, di ba? Contentment. Ang thirst ng isang tao is insatiable. Tama. Insatiable talaga. Tingnan mo, di ba? Kaming tatlo nila Papa Jack, ako si Christopher, si Papa Jack. Lagi kami nag-uusap. Mm-mm. Sabi naming tatlo, alam nyo, nung 20 pesos pa lang yung mga pera natin sa bulsa, ayos naman tayo eh, di ba? Hindi rin masyado malalaki yung pangangailangan natin. Correct. Pero kapag ka dumalaki kasi yung kita mo, lumalaki din yung pangangailangan mo and you realize, parang gusto mo na makakuha lahat. Tama. Na hindi naman talaga pati dapat. Hindi ko na kontento. Ito, partner. Work is a never-ending process. It can never be completed. Ang title ito, always leave office on time. Okay. Tapos, pangalawang... Parinig natin yan sa mga ano. Ay, wala na daw time. Bukas na lang daw po. Bukas na, partner. De, pero always leave office on time. Yan, yun yung title. Because... Work is a never-ending process. Mm-mm. It can never be completed. Kahit ang mag-overtime ka na mag-overtime, hindi na matatapos talaga yun eh. Kaya huwag ka ma-stress kasi pwede mo pa siyang gawin ulit bukas. Correct. Tapos pangalawang sinabi niya dito, interest of a client is important. Mm-hmm. So is your family. Tama. Diba? So kung ka ang kliyente mo, natataranta ka, diba? Mm-hmm. Dahil mali-late ka sa meeting niya with that person. Mm-hmm. Mataranta ka rin kasi late ka na sa date sa asawa mo. Tama. Ito pa maganda, partner. Mm. Life is not only about work, office, and client. Mm. There is more to life than that. You need time to socialize, entertain, relax, and exercise. Oh, di ba? Di ba? Socialize kay Chuper, wale, tulog. Exercise, wale, laki ng chan. Huwag ka na, binabasa ko lang. Nakapag-share-share ka dyan, ha? Di ko na-apply. Maganda yan. Share natin yung... Let's expound more when we have time, partner. Sa ngayon, wala po tayong oras. Pero, sa mga susunod na panahon. Nga, pero diba, ang punot dulo at punto ng tambalan ngayon at ng mahiwagang Burnay is for you to always spend quality time with your family. Because diba? At the end of the day, diba, you don't live to work. You work to live. Tama, 'di ba? Time management kailangan natin 'yan. Kaya 'wag mo isipin na porke lagi kaming talo sa pabubuhan, e bobo ka na. Dahil nakakaintindi kami ng English. Asya mga kabisyo. Enjoy the rest of your Thursday and thank you Mahiwagang Burnay for that meaningful story. Oh, yeah. Sa susunod ulit, buti na lang nandiyan yung Mahiwagang Burnay. Kala natin puro kalokohan lang nilaman yan. True legend, puro horror, puro diba? Puro katangahan ganun. Diba? Puro kabubuhan categories but no, may mga lessons. Tama. Yeah. Thank you Mahiwagang Burnay at salamat mga kabisyo dahil tinutukan nyo kami ngayong araw na ito. Bukas tayo magkakabanding-bandingan. Thank God it's Friday! Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. At ang aming tanging paalala na dapat ay memories nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!